guys, please welcome to the show, and congratulations King of the Mountain, Mr. Kim Habir. Okay, start natin sa ano ba talaga yung Everesting? So, bakit ba may mga taong nahuhumali dito sa challenge na to? So, Everesting, simple lang naman. Hanap ka ng segment or hill na merong elevation gain. Simple lang yung goal niya. The height of the Everest, which is 8,849 meters. Yung challenge is abutin mo yung taas ng Mount Everest na 8,800. So gamit lang yung bike mo. So paulit-ulit ka dun sa hill na yon or segment para maabot mo yung ano. Wala namang masyadong strictong rules. So basta complete mo yung required laps. Para makuha mo yung required laps, pwede mo yung segment mismo sa Strava, kunin mo yung whether yung segment URL or yung segment ID. Kailangan mo siya i-feed doon sa merong sa site ng Everesting, meron silang Everesting calculator. So i-feed mo doon yung segment, bibigyan ka niya ng report na kung ilang laps mo siya kukunin, ilang kilometer mo siya kukunin, and then ilan yung average grade sa something ganong mga data. So mabivisualize mo kung gaano kahirap siya. Ang question is, yung basihan mo sa Strava and may sarili rin palang si Everesting na calculation pagdating sa distance and height. Pagdating sa verification naman, realize ko na hindi naman ganun ka stricto si Hell's 500. Si Hell's 500 siya yung nagbe-maintain ng challenge talaga ng Everesting. Ang requirement lang nila talaga is you complete the required laps. So kapag nakuha mo yung segment, pinid mo siya dun sa Everesting calculator, and then nakita mo kung ilang laps siya, then yun yung target mo. For verification din, kailangan din mag-provide ka ng sarili mong bike computer na merong metrics na siguro nice to have yung power meter, kuha siguro yung heart rate monitor, cadence. Yun lang naman ay ginagamit nila to verify yung activity mo, kung tama ba yung heart rate mo, na umahaw ka pa talaga, hindi ka ba sumakay. doon sila nagmo-monitor kung gaano katotoo yung ginagawa mo. Yun lang yung parang supporting data, supporting documents na para ma-qualify nila yung activity mo. Ano yung preparation? Ano yung nag-udyok sa'yo para gawin mo to? Way back 3 years ago, 2019. So meron na akong attempt. May attempt kami dati ng teammate ko, si Kuya Leo. So yun naman sa Antenna Hill yun, sa yung sikat din na segment doon sa, malapit lang din siya. So napakagandang ruta yun for Everesting. Hindi ko na maalala kung ano yung mga ibang data niya. So ang nangyari lang noon, hindi ko siya naipagpatuloy. Merong emergency kami dati sa bahay. Just kailangan ko umuwi. Kaya cut short yung activity. Hindi ko siya natapos. So, ang good news is, natapos ni Kuya Leo yung Everesting namin dun sa Antenna Hill. So, ngayon, siya na yung may hawak ng trono dun sa Antenna Hill for the Everesting activity. Nakuha niya lahat yung badge. Pag nag-Everesting ka rito sa lugar na to, kagayong mahabang parang o Don Mariano, sa'yo yun. Yes, kung mag-Everesting ka, kailangan ikaw yung nauna doon. Kasi kapag inulit mo siya, merong badges eh. Hindi ko lang matandaan yung badge. May badge doon na kapag nakuha mo yung segment na yun, ikaw lang yung nauna, you're the first, makukuha mo yung badge na parang
keeper, parang keeper of the keeper cloud ka. Okay. Yun yung badge mo. Kumbaga, napakasaya na ikaw lang talaga, ikaw yung nauna, di ba? Kung may ibang gagawa doon sa lugar. May gumawa na doon sa lugar na doon, tapos ikaw, second attempt ka na. So, hindi mo na makuha yung badge, nakuha na ng iba yung keeper of the cloud na badge. So, which is, maghanap ka ng iba. Na ikaw ang nauna, para ikaw yung keeper. Parang ganun. Ikaw yung keeper nung segment na yun. Pero kung may mga attempt na iba para gawin yung Everesting doon sa ginawa mong ruta, i-claim pa rin ni Everesting. Pero i-claim pa naman nila, wala lang yung badge na, yun nga, yung keeper. Ikaw yung unang nagtala doon sa lugar. Oo. So, ayun lang talagang inano nila eh. Bibigay sila ng recognition sa nauna. Iba yung nauna. Oo. So, sa mga mag-a-attempt, siguro, maghanap kayo ng check nyo muna yung site ng Everesting, check nyo yung Hall of Famer kung meron na dito sa particular na segment. Kung may nag-attempt na ba or wala pa. Yes. So, ganun lang. Pagpasinsahan nyo na si Kim Javier ngayon, medyo malat at recovery mode. Kim, konting tip, anong ensayo ginawa mo? Kasi yung lugar na yon, kahit ako, ilang beses akong bumababa ron, sobrang ingat ko ron sa siko. At yun pa ang kalaban doon, yung mga sasakyan na makakasabay. Yung mga nangyari, yung gap doon sa 2 years na yun, mga nangyari noon, puro kasi talaga kami biyahe, multi-day ride, saka kami niya, nila Jay, nila Edwin. So mahirap siya isingit. Nakakuha ako ng ano, ng window ngayong ano, New Year. Wala mga nagyayaya mag-ride, ayun. So isisingit ko to kahit pa paano. So yun nga nangyari, na ituloy ko naman. So konting-konti lang yung preparation ko. Meron lang akong siguro 1 week to 2 week na preparation. So una kong ginawa is narecon ko ng 10 laps siguro yung segment. Napaka-importante nun. Yung crucial sa akin yung safety kasi. So inensayo ko yung ano, paano kunin yung hairpin na yun, yung pababa, kasi yung pinaka-delikado talaga yun. So yun, nakuha ko rin siya sa pag-recon ko nung segment. So wala nang problema dun. And then, sabay na rin dun sa recon ko yung ano, yung calculation ng elevation gain. Kailangan mo rin i-calculate yun kung sasakto ba sa 8,849. So 10 laps yata is 1,000 meter din, which is andali lang i-compute. So 10... so 80 laps. Ayun. So ganun lang, simpleng-simple yung computation mo ng ano, yung Everesting mo doon. And then sa the following week siguro, meron lang akong ano, dalawang intense ride siguro. Malapit na yun, mga 35 kilometers. Isang ruta 'yon. Oo, sa teammate naman ng men namin si Jefferson. So talagang bigaan talaga 'yon. So, which is hindi rin naman 'yun yung tamang ensayo para sa Everesting. Pag Everesting, kailangan yung ensayo mo is ano lang, mga zone 2 or 3 ka lang, kumbaga chill ka lang. Tapos endurance talaga, mahabang ride, long ride, ganun. Kumbaga tinitrain mo yung ano, yung endurance mo lang talaga. Hindi ka naman na-worry dun sa ahon na baka may time na pulikatin or what? Well, sa pulikat naman magkikilala naman tayo sa ride, di ba? Very rare naman na may pinupulikat sa atin. Anong pinupulikat lang tayo pagtulog. Correct. Ayun. So walang masyadong pag-aalala sa pulikat. Siguro sa ahon, yung what went wrong lang sa amin sa ahon is yung gearing. Yung gearing ng setup ko ng bike. Ginawa ko kasi is pure road bike talaga yung ginawa ko, which is yung segment is ano, yung Everesting is less than 200 kilometer lang, so matarik siya. So yun yung may hirap na Everesting, yung sa 200 kilometer. Yung lowest gear ko lang is 28, so kulang na kulang yun. May mga part na steep section doon, kailangan kong talaga mag out of saddle, tumayo para maituloy ko, kasi kapag nakaupo lang ako, mas marami akong maaksa yung power dun sa mga section na yan. Siguro dalawa or tatlo yun. So kinalaunan yung ano, yung ganong style. Siguro hindi rin siya sustainable eh. Kasi maghahanap ka talaga na maghahanap ng lower gear. Yun yung mga learnings namin pagdating dun sa ano, sa first half siguro ng ano, nung activity, yung Everesting. Ayun pala, isa sa ano, what went right sa amin, yung weather din.
So saktong-sakto na tinuloy namin na ngayong panahon, January, December to January, malamig. Ayun, saka cloudy din siya. So sobrang pasalamat namin. So ayun, malaking turong din 'yon pagdating ng mga lunch siguro ganun afternoon. Malaking factor yung weather condition. Oh, yung weather condition din. So ito timing mo rin siya. So napakahirap talaga pag pag live Everesting. Madami mong kailangan i-consider pag sa nasa live ka talaga. Doon sa oras, bakit napili mo yung 4 a.m.? Ayun, isa pa sa mga what went wrong. So yung worst case na mangyayari na hindi dapat mangyari sa iyo is yung the night before, kailangan mo na ng solid na natulog, pahinga, which is yun hindi nangyari. So dahil sa excitement ko hanggang dun sa start ng event, hindi ako nakatulog. Talaga magdamag, hindi ako nakatulog. So wala na akong wala na ibang choice, no choice. Tutuloy ko to. So sabi ko, meron okay naman siguro yung past 2 days ko natulog. Siguro nagtiwala na lang ako dun. So yun, tumuloy na ako, maaga na ako umalis. Tinuloy ko na yung activity talaga. Todo na to. Anong preparation yung ginawa mo sa pagkain? May mga inisip ka ba o... Sa nutrition, wala ko masyadong. Sabi ko, meron naman dong mga food stalls sa tabi. Doon na lang ako kakain. Saka susunod naman siguro, may mga support naman siguro susunod. So doon na lang ako umasa. And then, meron lang ako bumili ako ng nutrition doon sa tropa namin si Jeff, yung Badass Fuel. So parang same lang siya nung Tailwind. Yun talaga yung mga ginagamit ng mga endurance athletes. So ayun, powder lang siya, which is minimix mo lang doon sa tubig mo, and then sip ka lang from time to time, and then yun na yung fuel mo throughout the ride. So ayun, malaking tulong siya, lalo na doon sa sa night ride, because wala nang sarado na lahat ng mga stall doon sa tindahan. Napakalaking tulong ng fuel. So hindi ka na maghahanapan ng mga mabibigat na pagkain. So yun lang, solve ka na. Doon sa event na yun, nung nakaka 10 times ka ng up and down, ano yung feeling? Kasi ang solo ko pa lang noon, wala pa kami nila Jerome eh. Kumbaga yung kinausap mo pa lang yung tindahan, si ate, kasi kami lahat, galing kami lahat sa sakit, kaya kumbaga yung support wala rin totally agad na kasama mo ron. Yun, medyo awkward yung first 10 kasi napakaaga niya. Then may mga nanonood na sa... hindi naman nanonood, pero may mga may mga tao na sa tabi. Ayun, medyo naririnig ko rin siya na nag-cheer. Ewan ko kung nag-cheer talaga. Kasi sobrang aga ko, siguro nagtataka rin sila ba't ang aga-aga ko nagbabike na ito, naglalaps na. So first 10 laps, okay naman. Wala masyadong iniisip. Ayun, tuloy lang. So, kailangan trumabaho. Anong 10 laps mo, nakapag-almusal ka nun, di ba? Nag-almusal ba ako? Ang last na message mo sa amin, nakaka 20 ka na eh, mga 8 o'clock. Okay, yun na, nag-start na ako nun. Meron na akong mga singit doon na rest stops doon sa first 20 laps. Kumakain na ako ng itlog at saging. Saba, saka itlog. Ayun lang, yung itlog talaga, mabigat talaga siya. Malaking tulong sa, kalakas talaga siya. And then yun na, dumating ako alas 12 eh, nung dumating si Jerome. Anong oras sa dumating Jerome? 10? Oh? 10, mga ganun. Mga 10. Okay ka pa nun, tuloy-tuloy lang. Ang maganda nung dumating yung mga support nito, sila Jerome, dumating na maagat eh. Maganda doon, nakarami na ako eh. Kumbaga, siguro mga 30 laps na yata. May sila. Pondo na. May quota na, may pondo na. So yun, medyo ganado na kasi meron ka ng support eh, meron ng tutulong sa'yo. So, nakaka-boost ng moral mo, yung gano'n. Nung dumating ako ng 2 o'clock, naghihintay ako ron sa Sico, then nakita ko si Jerome. Doon ako nagpahinga. Yun yung yung halfway na. Madali ko natapos yung base camp. Siguro after lunch pa lang, natapos na namin yun. Yun yung time na dumating si Jay. Swerte nga yung moment din, kasi doon na rin ako doon ako naghahanap ng lower gears, kasi hindi na sustainable yung panay ang out of the saddle ko sa road bike. Ayun. Sumagi ba sa isip mo yung hanggang base camp lang ba talaga? Ayun nga, sabi ko mukhang hanggang base camp na lang ako, kasi parang na rin yung legs ko eh. Parang yung legs mo bibigay talaga. Sabi naman ng Everesting,
yung legs mo daw talaga bibigay, ma-reach mo lang yung 6,000 meter. The rest, all mental na lang yun. Isip na lang talaga gagana sa'yo. Which is totoo talaga sa findings ko. Yun talaga yung nangyari sa akin. Normally naman, yung mga ride-ride, yung mga long ride namin, yung Fantaloup, galon, mga 4,000 meter. Ayun, parang ganun yung mentality. Parang ganun lang yung mentality sa base camp. Nung nakaka-40 ka, hindi ka ba wala sa isip mo yung nagsawa ka ron sa ruta mo, na pabalik-balik? Medyo sanay naman ako. Yung mga taong hindi talaga sanay sa inuulit-ulit. Pero ako, nag-i-ensayo din kasi ako ng mga paikot-ikot lang talaga. Marami naman akong nirurutahan agad, pabalik-balik lang. So hindi ko na experience yung sawa, na yung medyo bibigay lang talaga sa akin yung utak. Sabi ko, naka-base camp na ako, baka pwede ko na itong siguro let's call it a day na, kasi meron na ring achievement. Pero yung nangyari kasi, maya't maya dumadating yung mga support ko. So nag-iiba yung mindset ko. Teka, bakit parang parang papwede yata yung dito naman sila Jay, sila Edwin, sila Jerome. Bakit hindi ko pa ituloy? Nandito na sila eh. So yun siguro yung nagtulak sa akin, nagunyok sa akin na ituloy ko na to. Nandito naman lang eh. Yun talaga yung goal eh. So isa yun sa mga crucial moments talaga. Yung after ng base camp. Regarding na ron sa pagdating sa support ngayon sa bisikleta. Ito, yun pa sa isang mga ganda nangyari is, yun nga, nahihirapan na ako sa road bike. Medyo bitin talaga yung gears niya, which is 28 lang yung maximum gear. Nag-prompt na yun sa akin na nag-decision na ako na mag-change bike, which is legal naman yun sa Everesting. Okay lang yung change bike. So yun, nagpalit ako ng MTB. Napakaswerte ko rin kasi yung mountain bike yun ni Jay, which is yung Marine. So napakaganda ng mga components nun. And then meron yatang 50 plus yun na maximum low gear. So yun, napakaswerte ko dun. 30-60 oval. And then naka-oval siya. Ayun, napakaswabe ng takbo. Kaya na-relieve yung mga legs ko dun. Saka yung utak. Ayun din, isa sa advantage ng MTB, yun nga. Yung mga biglaang steep climb doon, andali lang. So isang kalabit mo lang ng gear niya eh, wala na. Basta andali lang niyang i-maneobra. So yun, wala akong problema na doon sa mga tinatayuan ko doon sa first stop. So yun, nakapahinga lang ako, nakaupo lang. Nakastay lang ako sa saddle, then ayun, tuloy-tuloy lang. Wala masyadong pressure sa mga legs. Ayun, medyo natagalan kami mag-change bike din kasi si Jay naka MTB cleats, ako naka road cleats. So naghahanap pa kami ng mga Allen para tools para mapalitan yung pedal niya. Shout out kay Ate dun sa nag-support din sa amin na food stall dun sa Domsa. So na may mga meron siya, buti na lang meron siyang tools kasi biker din yung asawa niya. So ayun, nakahiram kami ng gamit para makapag-change ng pedal. Ayun guys, ito na si Kim Javier habang nandito sa matinding interrogation. Uh-huh. Ito si Kim, si Jerome, isa sa mga, at saka si Edwin na mga nakasama natin noon bago gawin ni Kim yung Everesting. Ano yung nakita mo kay Kim nung pahapon, paggabi na? Yung nagiging problema namin nung pahapon tsaka paggabi na, yung tutuluyan namin, kakainan namin kasi sasarado na yung kainan dun sa taas eh. Tapos yung security, saan kami mag-establish ng namin, ng base camp namin o ng pagpapahinga namin, kung saan kami mag-aayos kung may masiraan. Yun ang isang mga factor na dapat i-consider eh, pagdating sa Everesting. Hindi lahat ng lugar okay pag nag-Everesting ka sa gabi. Iba kasi yung sa umaga, iba yung mga nangyayari sa gabi. Cases na merong di magagandang nangyayari. Kaya dapat isaalang-alang din yung security. Nung nalaman mo yung Kim na ganun yung sitwasyon sa taas, na-worry ka ba nung pumasok sa mindset mo nun? Sa akin, hindi masyado siyang risk para sa akin kasi nag-moving na, sabi nga nung guard, moving naman ako, nagbabike naman ako. Hindi naman ako nag-stay sa So tuloy-tuloy lang. Kumbaga, hindi ka naman papansinin pag gano'n. Parang wala namang motive ang tao to. So, ayun. Ganun lang yung mindset ko sa ganong risk ng gabi.
nung humapo na, marami kang naramdaman, parang na-feel namin na sabi ka na ano, na nilalamig ka na. Ayun, bumawi rin yung ano, yung weather sa akin nung ano, nung madaling araw. Sobrang lamig. So, ang ginawa namin, nagpakuha ako ng ano, ng jacket kay Edwin sa bahay. Kasi grabe talaga, sobra yung lamig. So ayun, nagamit ko siya, nakatulong siya nung first tabak ng jacket. Then nabasa rin siya ng pawis, nalaunan. Wala din akong jacket sa huli. Pinilit ko na lang yung lamig. Tumatagos talaga, grabe yung lamig. Isa yun sa ano, sa napakahirap na ano na parte ng Everest, yung lamig. Kasi pag pababa ka, tapos sasampuin mo pa yung lamig. Grabe. Sobrang hirap. Ano yung feeling mo nung midnight na nandun tayo? Paalis na rin nun si Jerome, nandun na lang ako. So, ano yung feeling mo nung time na yun? Yun na nga eh. Binabawian na ako nung ano, nung na-sleep deprived ako nung ano, the night before ng Everesting. So wala akong tulog. Ayun, bumabawi na siya nung ano, nung gabi. So sobra, inaantok talaga ako. Kailangan ko umidlip. Yun lang yung ano, yung way ko doon. Ayun, rouse lang. Kapag naka-idlip ka kasi, kahit 15 minutes ganun, mahaba na yung karga mo nun. Marirecover ka na nun. So ayun, ganun lang. Ganun lang ginagawa ko. Pinakatulong ko ron kay Kim nung sa madaling araw, ano na, inilagay ko yung sarili ko kay Kim kung paano ako malaspag. Nung sinabi niyang i-idlip siya ng mga 15 minutes, sabi ko ako na ang bahala, basta idlip ka dyan. Bago siya magising, prepared na yung kape, yung noodles. Alam ko yung pangailangan niya nung time na yon, kaya yun yung ginawa ko sa kanya. Ayaw ko nang nag-iisip yung si Kim kung ano yung kakainin niya, kung ano yung gagawin niya. Dapat naka-prepare na, kaya pagkagising niya, kakain siya ng may init na sabaw na noodles. Kasi napansin ko sa kanya nun, yun na nga na sobrang lamig na, kailangan niyang mainitan yung katawan niya. Ayun na, doon na pumapasok talaga yung ano, yung teamwork. So bali, dalawa na lang kami doon ni Jay, kasi sila Jerome, sila Edwin, may mga kailangan gawin sa bahay. So yun, si Jay na lang talaga. Swerte naman kasi kilala ko ni Jay nito eh. Kilala yung endurance ko. So wala akong masasabi dito. Alam na nito ang gagawin nito. Yung mga pangangailangan namin pagdating sa ride. So, yun yun. Hindi ko masyado nang ano to. Kasi alam ko magaling tong teammate ko na to eh. Ayun lang. Sumusukli lang ako. In advance yung mga yung mga nutrition. Sabi ko, timpla mo ako nito. Ayun, naka-ready ka agad. Yung ginagawa ko lang talaga, pumadyak. Which is maganda siya, yun yung magandang nangyari. Mas proud ako na matapos talaga eh, na parang ako na rin yung nakatapos eh, nang nagawa ni Kim yun eh. Kaya hanggang sa dulo magkakasama kami. Naiisip ko rin eh, nagpa-flashback sa akin yung mga moments din namin talaga magkasama. Kasi yun sa nagpo-push talaga sa akin na tapusin talaga. Kasi marami na rin kasi talaga sa team na pinagsamahan. So, yung tinok na lang eh. Isa yun, yung tinok na talagang matinding hintayan talaga yung nangyari. Yun talaga. Hintayan hanggang sa huli. Teamwork talagang isa sa, ano, sa game changer talaga sa mental challenge. Mental challenge na nangyari nung second half. Kim, overall, and anong feeling? Sobrang napaka fulfilling yung achievement ng Everesting Challenge. Hindi lang siya ano, international challenge din talaga siya. So kung gusto niyo siyang subukan, maganda siyang challenge para sa inyo. To test your mental ability talaga. Ayun. Mind, body, and soul. Mind, body, and soul. Ano masasabi niyo dalawa? Ayun, proud na proud kami syempre. Unang-una, proud kami yung ma-achieve ni Kim yun. Hindi kasi lahat naman nakakagawa ng ganun o nabibigyan ng pagkakataon. Tsaka, importante, safe kaming lahat. Nairaos namin ng maayos. Boss! Kasi, mapamantayan yan eh, boss. Kasi matatagal na kami magkakasama ng mga yan eh. Kumbaga, nung sa halfway na ginagawa ni Kim yun, parang nakita ko, nangihina na siya eh. Kumbaga, parang hindi ko na rin siya matingnan na maayos. Nadudurog na puso mo? Mga siyempre, iba yung impression ko sa kanya eh. Yes. Tapos, nung ano na, kumbaga supporta natin, kahit pa paano, naunti-unti niya yun. Una pa lang eh, ang pinakapuhunan palagi natin eh, tiyaga lang naman eh. Hindi naman tayo malakas, pero minsan kailangan mo kuhanin sa tiyaga.
Kim, sabi oh, hindi naman daw tayo malakas. Sa totoo lang, pagdating sa preparation, yung budget, importante yun eh, para sa Everest. Pero ang tayo, no money involved dito. Kumbaga, yung tulong lang na may bibigay namin kay Kim, support as kalinga. So sa budget naman, so yung activity, mag-run siya ng 24 hours. So yung nagastos namin, maximum of 2,000 pesos na yata siguro yun. So gumana lang talaga yung Timor, kaya nakatipid talaga kami. Ayun lang. Wala. Sanay naman kasi si Kim sa kung ano yung pagkain dyan. Ano lang meron, yun lang. May mairaraos naman talaga yun. Yun lang naman yun. Mabubusog ka naman, saka makakarecover. Congratulations! Thank you! Mr. Kim Habir! Alright!